Hello, plant nanays and plant tatays. Welcome back to our channel, Plant Nanay Diaries. This is diary number 14. Medyo natagalan akong mag-come up with a new vlog kasi medyo na-busy, no? Tsaka sobrang init. Parang ang hirap i-maintain ng ganda ng mga plants ngayon kasi sobrang taas ng heat index. Kung hindi tayo ang nakakaramdam, tayong mga tao, syempre, kung nararamdaman natin yon, mas lalo na yung mga halaman natin. So, medyo nahirapan ako ngayong summer, no, sa pag-gardening. Pero, ayan, naisipan ko mag-share sa inyo ng isa sa mga paborito ko din na halaman, si Rhaphidophora Tetrasperma Blue. So, bakit blue? Kasi merong mga Rhaphidophora Tetrasperma na green naman ang color, no? So, meron ako doon sa bandang dulo ng garden. Papakita ko sa inyo mamaya. So, as you can see, ang Rhaphidophora Tetrasperma ay tinatawag din na Mini Monstera. Kasi kung makita nyo, meron ding split yung kanyang mga dahon. Yan, angat natin. Dahan-dahan lang. So, nakakatuwa kasi yung ibang dahon niya, talagang perfect yung pagka-split. Meron namang iba, o ito tulad nito. Perfect yung pagka-split niya. Meron namang iba na hindi kompleto yung pagka-split o yung pagkahiwa ng mga dahon. So, today, papakita ko sa inyo ito kasi yan, kung napansin nyo, sobrang taas na niya, pero ang liit-liit ng paso niya. Tapos yun nga, naglabasa na yung mga ugat niya. Yan, lumabas na dun sa paso. So, naisip ko na ilipat siya into a bigger pot para mas mag-grow siya talaga. Ayan. Kung mapapansin nyo din, sabi di ba blue, pero parang titingnan mo green talaga siya. But when you look at it at a certain time of the day, talagang nagiging bluish din yung dahon niya. So, natuwa lang ako kasi sabi ko, bakit kaya blue? Hindi naman siya blue. Pero minsan, pag tinitingnan ko siya, may pagka-blue nga yung leaves niya. So, today, ire-repot ko siya. Tapos, hopefully mas maging malago siya, malagyan ko din siya ng pole. So hindi ko napapakita sa inyo how I will repot it kasi medyo tedious yung process, ano, magbubukas pa ako ng lupa kasi nga wala na akong naka-open na ano na aroid mix. So, gagamitan ko siya ng aroid mix. Soilless siya. So, may pumice. Merong mga cocoa cubes. Merong cocoa peat. Tapos, may mga dried acacia leaves. Yun yung gagamitin ko sa kanya. And then, yun, gagamitan ko siya ng mas malaking paso para mas tumubo siya ng maganda. And then, lalagyan ko siya ng cocoa pole. Tapos, yun, itatali ko para hindi masayang yung kanyang mga aerial roots. Ayan, no? Sayang naman kasi para kumapit siya sa cocoa pole. Hindi ko nga siya napansin na ganyan na siya kataas. Kasi nung una talaga, kung makita niyo yung panang barbecue stick, ganyan lang siya kataas dati. Tapos, pinabayaan ko lang siya dun sa area na maraming mga ibaring halaman. I think nagustuhan niya doon. So, kaya ganyan, bigla siyang tumubo. Tapos, ang laki na ng mga dahon niya. So, ayun, bago ko siya i-repot, so parang ano lang siya, shaded na may bright indirect sunlight, minsan nasisikatan din siya ng afternoon sun, pero yun nga, nasa ilalim lang siya ng garden net, and then, ayun, tubig lang. And then sometimes, siguro mga once a month, ginagamitan ko siya ng fish emulsion. So, yung fish emulsion, I just
what do you call this, dissolve it in water. Ano siya, liquid naman siya na parang amoy, medyo amoy isda kasi nga fish emulsion siya. So mga, ano yun eh, mga laman-laman ng isda na ginawang pampataba o fertilizer. I think it's really effective for my plants kasi napapansin ko ang bilis nilang magdahon. So yun. And then, yun, hindi ko siya masyadong binibaby kasi before, nung palagi ko siyang tinitingnan, palagi ko siyang hinahawakan, parang sabi ko, bakit nang liit-liit ng mga dahon? Pero nung mula nung pinabayaan ko siya, ayan, grabe yung kanyang growth. So, siguro sa mga bago din na plant parents, yun, wag din masyadong i-baby yung mga halaman. Kasi nga, alam nila na pag sobra silang binibaby, sobra silang pinapansin, eh minsan nagiging diva. Ayan. So, irerepot ko siya, tapos mamaya papakita ko sa inyo kung ano nang itsura niya pag nalipat ko na siya ng mas malaking pasok. Okay? Sige, wait a minute. Ayan, so ito yung lupa na gagamitin ko. Actually, hindi lupa, mix. Aroid mix siya. So, kung makita nyo dark, kasi meron din siyang vermicast, bukod dun sa mga sinabi ko kanina. Tapos may mga dried na bark or parang branches, no? So, ayan. Tapos gumamit ako ng white pot. Ayan, sige, papakita ko sa inyo later kapag nailagay ko na si Rhaphidophora Tetrasperma. Ayan, so finally, na-repot ko na siya. Ayan, ginamitan ko siya ng aroid mix at coco pole na medyo mataas, siguro mga 4 feet. Kasi nga mabilis tumaas itong si Tetrasperma. So, mamaya, lilinisin ko siya yung mga dahon niya gamit ang neem oil para mas maging shiny at mas maganda. So, ayan. Hopefully, kumapit agad yung mga ugat niya sa coco pole. Tapos yan, may pa-unfurl na rin siya na new leaf. Yay! So, that's it. Para sa mga newbie, plant nanays or plant tatays, plant parents, magandang alagaan itong si Rhaphidophora Tetrasperma. Madali siyang alagaan, actually easy to care for. And yun nga, it's a mini monstera deliciosa kasi nga split leaf ang isa pang tawag sa kanya. Katulad ng monstera na may mga fenestrations or yung may mga split sa leaves yan. So, that's it for today. Thank you so much, plant parents, plant nanays, plant tatays. I'll see you in my next vlog. Thank you for watching. Bye-bye!